Yo, what's up mga chong, mga tropa peeps at mga tabarkads. Mahilig ka ba sa garden to table na pagkain? Or super fan ka ng organic farming? Well, itong video na to ay para sa'yo dahil gagawa tayo ng FPJ o Fernando po Jr. Dilo ko lang. Fermented Plant Juice. Ayan, FPJ. Tara G! So ito mga chong, yung mga na-harvest natin na gagamitin natin bilang sangkap ng FPJ. Ito, meron tayong kulitis, wild kulitis. Meron tayong, ewan ko kung anong tawag sa Tagalog na ito. Marasili kasi sa amin to. Tapos ito, talbos ng kamote at saka alugbati na kulay green. Ayan. Nitrogen rich lahat yung mga yan kasi greens, yung mga yan, greens. Tip lang. Mas magandang anihin tong mga to kapag early in the morning kasi nandito pa yung mga good microbes niya at saka fresh na fresh pa siya. Gagayatin na natin tong mga to mga chong. Huwag na huwag ninyong huhugasan kasi mawawala yung microbes nito o yung mga nutrients na nandito. Okay, gagamit tayo ng kutsilyo. Kailangan mag-ingat. O kaya pwede rin kayong gumamit ng gunting kung gusto nyo. Gagayatin lang natin to bago natin timbangin kasi may mga nalalaglag minsan pag hinihiwa natin. So, hindi maigi na timbangin muna bago gayatin. Ngayon ikikilo natin to. Ayan, so mayroon siyang 5 guhit. So idadagdag natin tong pulang asukal. Dapat 5 guhit din. Ayan. Okay na. Ayan mga chong, sisimulan na nating haluin tong ating FPJ. Ang probinsyano. Oh no! Eto na. Malalaman natin na nahalo na ng mabuti yung mga sangkap kung nagsimula na siyang mag-caramelize. So, okay na to. Tatakpan na natin. At i-ferment na natin ng 1 linggo hanggang 1 buwan. Pwede na mag-ani pag 1 linggo pero mas maganda kapag binuro natin to ng 1 buwan. So, nilagyan ko ng date kung kailan ko ginawa. Buruhin natin ang ating FPJ sa hindi nasisinagan ng araw, preferably sa madilim na lugar at hindi nagagalaw-galaw. Napaka-beneficial ng organic fertilizer na to sa ating mga halaman. Paano mo nasabi? Paano ko nasabi? Pinapabilis nito ang pamumulaklak ng ating halaman. At syempre, mas maiksi ang hihintay natin na panahon para ito ay magbunga. Diba? Gusto mo yon? Gusto mo yon, diba? Pangalawa, pinapayabong nito ang ani natin ng mga green leafy vegetables katulad ng petchay, mostasa, kangkong, alugbati, talbos ng kamote at marami pang iba. At syempre, pangatlo, dahil pwede naman itong idilig sa lupa, pinapaganda nito yung kalidad ng ating soil o lupang pinagtatamnan. Ayos, di ba? Awit! That's it mga chong. Ako ang inyong unggoy sa YouTube, Jeet Zero, na nagsasabi, hindi natin kailangan ng fertilizer na mamahalin. Tumingin-tingin lang tayo sa paligid-ligid at nandyan yung mga kailangan natin. Huwag mong kalimutan mag-like kung natripan mo. I-share mo sa ating mga Dabarkads kung trip na trip mo. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Peace at good vibes lang.